So welcome back to my YouTube channel. So today guys, pakita ko sa inyo kung ano ang tamang pag-mix ng soda at saka reactive dye. So ngayon guys, may nabili ako sa stripped dye na reactive dye. So ito yung una kong bili ng reactive dye. So para buksan natin, tapos gagawa tayo ng sample kung anong tamang pag-mix. May 3 soda ash siya. So, hindi ko alam kung ilang grams to. So, free soda ash. Free soda ash. Instruction kung paano gawin. Halo. Tapos, speaker. So, ito yun eh guys. 15 grams na golden yellow. Turquoise blue 15 grams, tapos red 15 grams. Kaya nyo guys, papakita ko kung ano yung tamang pag-mix ng soda at saka reactive dyes. So ito din siya guys, so 9 cups of water, tap water, kahit anong tubig. So ito guys, ito yung ginamit ko, 9 cups of water guys. Soda ash natin guys is 1/4 lang. 1/4 na soda ash. 1/4. 1/4 soda ash. So guys, 1/4 na soda ash. So mag-ingat tayo guys kasi makati itong soda ash. So huwag nyong masyadong ilapit skin nyo kasi makati siya. So, mix natin hanggang sa matuno yung soda ash guys. So ginawa ko guys sa pang ano lang to guys, pang isan o dalawang t-shirt lang ang pwedeng ilagay dito. So kung bababa kayo guys, mga isang oras o pwede mga dalawang araw para mas. So yun guys, so natin yung mix is yung reactive dye. So red guys, ito yung red. Teaspoon, dalawang teaspoon ng red dye. Ito guys, 1 cup of water, tap water. Pero kung para mas madali yung ma-mix yung dye, pwede rin hot water. Tapos i-shake natin hanggang matunaw yung reactive dye. Guys, natunaw na siya. So ilagay natin sa squeeze bottle. So yung squeeze bottle ko guys is DIY. Ginawa ko lang siya gamit yung ink ng printer. Then guys, so ang ginawa ko dito sa pinakadulo niya is yung my gel na ball pen, yung nasa dulo ginupitan ko lang para baka siya sa dito. Nice. Pwede kayong gumawa ng, pero kung gusto nyo may ganit, may squeeze bottle naman sa Shopee, pwede lang kayong bumili. Lagay natin.
ayan guys, ito na. So ayan guys, sana may natutunan kayo sa ginawa kong video. So hindi pa nakasubscribe, please click the subscribe button and then click na yung notification bell para ma-update kayo sa sunod na video ko, guys. So salamat guys, bye!